Yo, what's up mga ka-idol? Meron na naman ako sa inyong bagong ituturo kung paano maglagay ng rear fender sa ating Honda Click 125. Pwede rin naman to sa Honda Click 150. Yan mga ka-idol. Mabilis ang video lang to mga ka-idol para lang sa ating mga mot-mot. Ito, bumili na naman ako sa online shop. Sa online shop ko lang to mga ka-idol nabili. Mura lang to mga ka-idol. Tara, ito na tayo. Alright mga ka-idol, ito yung ating mot-mot Honda Click 125. Bali ito yung nabili kong rear fender. Ang purpose nito mga ka-idol, yung nasa ilalim natin hindi masyadong madudumihan. Tapos kaya natin to ilalagay dito. Then yung mga tornilyo, mga linuwagan ko na to para mabilis ang video lang natin to, short video. Yan, yan no, luluwagan din. Bali tatlong tornilyo lang yan. So madali lang to mga ka-idol, i-install dito sa ating Honda Click. Okay, pag tinanggal mo na to, yan, iipit mo lang siya sa gitna na itong swing arm tapos ng tambutso. Okay, ito na siya mga ka-idol. Wala kasing maghahawak ng ating CCTV. Kaya ilinagay ko muna bago ko binidyohan. So dapat nakatapat yung butas. Ayan mga ka-idol, tapat na tapat dapat yan para makashoot yung ating tornilyo. Nasa gitna siya ng swing arm at tambutso. Medyo hilain nyo lang, hatakin nyo yung tambutso konti para maipasok nyo yung fender natin. Yan, tapos dito naman allen wrench kailangan. Tatlo lang yan mga ka-idol, tatlong tornilyo. Mabilis lang to mga ka-idol, mabilis lang siyang ilagay. Ganyan lang kabilis yan ilagay mga ka-idol ang fender natin. Buti naman dumating si Mrs. ang ating camera woman. Isang paalala lamang mga ka-idol, lalo pag ganito, pakunti-kunti lang ang higpit, pulso-pulso lang. So, ganyan, kadali lang mga ka-idol.